What's up, y'all? I'm Dylan Harper, class of 2024. You're watching PH Buckets. Jordan Clarkson, Jalen Green, Ron Harper Jr., at marami pang iba. Sila ang mga film na talaga mapapasayang ka na lang dahil hindi sila eligible na makapaglaro as a local player sa ating national team. Yung iba kasi late na na-discover ng SPP, yung iba naman nakapaglaro na sa ibang national team. Hirap kumuha ng Philippine passport at meron din namang hindi talaga interesado sa Gilas. Pero hetong player na pag-uusapan natin mga Brody ay talagang malaking sayang sa Gilas kung magkataon. Siya si JJ Mandakit, isang Filipino-American, 16 years old, 6'2 point guard na naimbitahan ng Team USA sa Under-16 para sa kanilang training camp. 39 players ang napasamang pangalan sa Team USA Under-16 camp. Halos lahat ng kasali dito ay mga top prospects sa Amerika, kagaya ng rank 1 sa Class 2025 na si Cameron Boozer. Kuwapit na rank 3, Darren Peterson rank 5, rank 8 Jalen Harrelson, Isaiah Harwell na rank 10 at marami pang iba. Hindi basta-basta mga players na naimbitahan para sa Under-16 ng Team USA. Kaya masasabi talaga nating mahusay din talaga ang kababayan natin si JJ Mandakit para mapasama siya sa radar ng Team USA, di ba? Isa lang naman siyang 4-star recruit sa ESPN at mayroong 4 na D1 offers at kamakailan lang. From 39 players, 18 players na nga lang ang natira sa training camp at kabilang pa din dyan ang ating kababayan. Hindi malabo na mapasama sa final tour si Mandakit mga Brody dahil makikita mo talaga ito ng malaking potensyal at tapang sa paglalaro. Para kay JJ, magandang oportunidad ito para sa kanya na makapaglaro sa youth team ng USA, pandagdag exposure at experience para sa kanyang basketball career. Pero para naman sa ating mga nag-aabang para kay Mandakit na makapaglaro ito sa Batang Gilas, ay malaking kawalan naman ito para sa atin, di ba? Isa pa mga Brody, eligible po si JJ Mandakit para sa ating national team. Mismong ang Film Nation Select ang nagkumpirma niya na nakakuha nga na ito ng Philippine passport bagay ito mag-16. Kaya malaking sayang talaga ito para sa Batang Gilas Under-16 natin. Pero heto naman ang magandang balita mga Brody. Kahit nga makapaglaro si Mandakit sa Under-16 ng USA, hindi ibig sabihin nito ay hindi na siya pwedeng maglaro para sa ating national team. Dahil ayon sa FIBA, hanggat hindi pa nakakapaglaro sa national team ng Under-18 at seniors team, pwede ka pa rin maglaro sa ibang national team. Hindi gaya ni Sistan at Jalen Green na parehong nakapaglaro sa Under-18 ng Germany at USA. Para sa mga Brody, karapatan ni Mandakit na pumili kung ano mas makabubuti para sa kanyang career. Tsaka matuwa na rin tayo dahil sa pagkakaalam ko mga Brody, 1/4 o mas mababa pa ang Filipino blood na meron nitong si Mandakit, kaya nakatutuwang kinikilala pa rin niya ang Filipino heritage niya, diba? Kayo mga Brody, anong masasabi nyo? Komento nyo lamang sa baba at ating babasahin yan. This is Zero Buckets, thanks for watching mga Brody, I'm out. Ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Kung gusto mong mas maging exciting ang iyong panonood ng paborito mong sports, halina't subukan na mag-register sa legit betting site ng 1xBet. Pwedeng-pwede kang tumaya sa kahit anong sports lalo na sa paborito nating basketball. Ang kailangan mo lang gawin ay i-click ang link na nasa ibaba at gamitin ang ating promo code na BUCKETS kung saan may chance ka na makakuha ng up to 7,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Kaya ano pang hinihintay niyo mga Brody? Subok na! Bookmaker Company.